Sa pagpapatuloy ng ating pag-discuss sa paano mag-fill up ng 2550Q. So, dito na tayo sa item 25. Paano nakukuha yung net VAT payable? Yan. So, nakalagay naman dito yung formula. Item 19B. Yan yung... Yan yan. Total sales. Yan. Ito 19B. Ito yung output tax nung corresponding na sales for the quarter. So itong amount na inilagay mo rin sa 19B, yan, nandun yan. 19B, tapos ileles mo yung item 24. So item 24, ito yun, yung total allowable input tax. Makukuha mo na yung net VAT payable. Yan, susulat mo dun sa right side. Yan. Ngayon, meron ka pang sa 26, ileles mo yung mga tax credits or payments. So, yung mga tax credits or payments mo, unang-una, yung monthly VAT payments mo. So, since ito previous two months, since yung fina-file mo 2550Q, quarterly yun, tapos nag-file ka ng 2550M, yung previous two months na binayaran mo na 2550M, yung VAT payments mo nun, yan, pwede mo ibawas yun. Yan. Tapos, sumunod, creditable VAT withheld. So, ito yung hopefully, makaka-produce din tayo ng separate video kung ano itong mga creditable VAT withheld. Tapos, advance payments for sugar and flour industries. So, ito, yung mga sugar saka sa flour industries, bago nila ibenta actually yung mga sugar saka flour nila, pinagbabayad na sila ng VAT pagpasok pa lang doon sa warehouse nila. Pag na-refine na from sugar cane halimbawa, naging sugar na siya, pagpasok doon sa warehouse, magbabayad na sila ng output tax. Tapos kapag nabenta na nila yung sugar nila, yung advance payment nila na yun for output tax, pwede nilang ibawas dun sa VAT return nila. Ayan. VAT withheld on sales to government. So yung kapag nagbenta ka sa government, ang gobyerno mag-withhold siya ng 5%. So meron ka rin makukuha certificate, yan, pwede mo ibawas dito. VAT paid in return previously filed if this is an amended return. So kapag i-amend mo lang yung return mo, yung previous na binayaran mo ay pwede mo ibawas. Yan. Advance payments made. Yan. Yan, kung meron kang mga advance payments. Tapos others, total tax credits or payments. Yan. So, itong total tax credits payments, ito total mo yung 26A up to 26G. Yan. So, makukuha mo yung total tax credits. So, ang gagawin mo next, para makuha mo yung tax still payable, yung net VAT payable, ibabawas mo yung total tax credits para makuha mo yung item 27, tax still payable. Overpayment. Tapos mag-a-add ka ng penalties kung may penalties man, surcharge, interest, compromise. So hopefully makagawa rin tayong separate video kung ano yung mga yan, yung mga penalties na yan. Tapos add mo tax still payable, add penalties, makukuha mo yung tax amount payable or overpayment. Tapos yan, kung mag-file ka ng manual return, kailangan pirmahan ito ng president saka ng treasurer. Yan, kung manual filing. Pero pag EBIR saka EFPS, siyempre wala na yan. Yan. Ito sa bangko na to. Bangko na yung mag-fill up nito. Yan. Tapos sa next page naman ng return. Yan, i-fill up mo yan. Schedule 1. Schedule of
schedule of sales, receipts and output tax. Yan. If necessary. Yan, schedule 1, ito yung Yan, ito yung dito. Ano? Schedule 1. Ito yung i-carry over mo dito sa item 15. So, nandito yung breakdown sa second page. Yan. I-break mo yan. Industries covered by VAT. Kung ano yung industry mo. ATC. Tapos yung ATC nandito sa baba yun. Yan. Nandito sa baba yung ATC code sa baba ng return. Yan. Kung ano man yung industry mo. Yan. May ATC code. Yan, tapos yung sales mo, tapos yung output tax 12% nito. Tapos schedule 2, yan, sinasabi naman yung total nito to, ilalagay mo doon sa item 15AB, yun nga yung sa page 1. Yan. 15, item 15. 15AB. Yan yun. Tapos ito, schedule 2, purchases importation of capital goods, aggregate amount not exceeding 1 million. Yan. Yan. Tapos sinasabi dyan, yan yung ano, if forward mo sa item 21AB. Item 21AB. Yan. Tapos yan. Yan. Item 21AB. Yan. Purchase of capital goods not exceeding 1 million. Ayan. So ilalagay mo yung ano, yung date purchase, description nung binili mo, amount, yung cost niya, ibig sabihin input tax, ito yung 12% nito. Ayan. Tapos schedule 3 naman, purchases importations of capital goods, aggregate amount exceeds 1 million. Ayan. So yan, sinasabi dyan ha, if forward mo to item 21CD. Yan. Item 21CD. Yan, ito 'yon. Item 21CD. Purchase of capital goods exceeding 1 million. Yan. Yan. So, date purchase, yung description, amount, net of VAT, input tax, estimated life, recognized life in months. Yan, useful life of 60 months kasi 5 years nga, whichever is shorter. Allowable input tax for the period, tapos balance of input tax to be carried over to next period. Yan yung i-defer mo amount. Yan. So itong A, ito yung purchase or importation this quarter. Tapos itong B naman, purchases or importations from previous quarters. Ayan. So ganun din yan. Date purchase, description, amount, net of VAT, balance of input tax from previous period, estimated life, recognized life in months, remaining life, allowable input tax, balance of input tax to be carried over to next period. Yan, i-defer mo. Kasi ito nga yung mga nag-exceed sa 1 million. So hindi creditable kagad lahat yung input tax. I-defer mo up to 5 years ang pag-avail na input tax. Yan. So, C naman, total input tax deferred for future period from current and previous period. So, yan. To item 23A. To item 23A. Yan. Yan. Schedule 4, ito naman yung input tax attributable to sale to government. So yan, hopefully makaka-produce tayo ng separate video kung paano kino-compute ito. Schedule 4.
Schedule 5, input tax attributable to exempt sales. So hopefully makaka-produce din tayo ng separate video kung paano kinukompute itong input tax attributable to exempt sales. Ayan. Schedule 6, tax withheld as tax credit. As tax credit. Ayan. So hopefully makakapag-produce din tayo ng ibang video kung ano-ano itong mga pwedeng i-claim dito sa Schedule 6. Schedule 7, schedule of advance payment. Ito yung sinasabi natin kanina dun sa sugar or flour industries. May mga advance payment na nire-require ang BIR sa kanila. Ayan. Schedule 8, VAT withheld on sales to government. Ayan yung sinasabi natin, 5% yung kanina sabi natin. 5% yung withholding VAT ng government. So, pwede mong i-claim as credit. So, lagay mo period covered, name of withholding agent. Ibig sabihin, ito yung pangalan ng government agency na katransak mo. Income payment, total tax withheld. So, ibig sabihin, ito yung 5%. Yan. Applied previous 2 months, current month. Total. Yan. So, ito na yung ATC code. Ayan. So, basically, ganun yung pag-fill up ng 2550Q. So, kung may question lang kayo, i-post nyo dun sa comment sa baba ng video natin.